buong Pilipinas. Ito ang naging pinakamahinit na usapan. Bawat episode sinubaybayan. Bawat eksena tinutukan. Pati ang theme song sinayawan ng buong bayan. Mga kapamilya sa Amerika, ang teledrama ng tunay na buhay, narito na! Pinoy Big Brother 4 DVD set. Order now, exclusively from Starry Starry Store. Father ko, nag-migrate siya sa America, in California. Kasi we needed a new future for our family. So, my dad tried to do his best. Masaya din kasi syempre, andun yung family ko. Filipino culture din naman yung tinuturoan sa akin. Filipino customs na parang nagmamano po, ginagawa din namin yun. Yung mga friends ko yun, Filipinos din, mga Chinese, Americans. Siyempre, Pinoy blood, di ba? Pinagmamalaki ko sa mga friends ko na Filipino ako. TFC is, it's like a medicine towards homesickness, nakakataba din ng puso. Kasi siyempre, makikita mo yung mga kapi mong Pilipino. May mga shows na parang tinutulungan mag-Tagalog, parang yung mga kids. Yung mga cousins ko, na natututo din sila mag-Tagalog, nakakatawa din. Hi, I'm Tio Bernados and I'm a true Filipino and I'm proud to be one. Continue watching the Filipino channel because it's a great channel. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol World. Para sa iyo, para sa iyo, ang laban na to. Para sa iyo. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang special edition ng TV Patrol World. Kasama niyo po kami nagbubunisa na kami tatagumpay ni Manny Pacquiao. Tinaas ni Manny Pacquiao ang bandila ng Pilipinas sa Amerika nang patumbahin niya ang Meksikanong si Eric Morales sa pagtutuwa sila sa Las Vegas, Nevada. Mula sa Las Vegas, nagpapatrol si Diane Castillejo. Pagpasok pa lang sa Thomas and Mac Arena, sigawan ng mga Pinoy fans. Pero malakas din ang sagot ng mga Meksikano. Superstar ng Pilipinas laban ang superstar ng Mexico. Nang mag-opening bell, sumugod agad si Pacquiao, kita ang kumpiyansa ng Pinoy. Sa second round, sinunod-sunod ni Manny ang mga suntok sa katawan at ulo. Muntik nang mahulog si Morales, pero nakahawak siya sa lubid. Parehong lumalaban para sa kanilang buhay ang dalawang boksingero. Sa sixth round, dahil sa lakas ng mga suntok ni Pacquiao mula sa kaliwa at kanan, muntik na naman bumagsak ang Mexican legend, pero saved by the bell ulit siya. Sigawan ang buong stadium dahil sa pambihirang kombinasyon ng mga suntok mula kay Pacquiao at Morales. At sa 10th round, tuluyan ang binomba ni Manny si Morales ng mga suntok mula sa kaliwa at kanan. At sa unang pagkakataon, bumagsak at hindi na nakabangon ang El Terrible. Stop it, Eddie! Stop it! Stop the fight! Stop the fight! Oh my God! Ito ang unang pagkakataon sa buong boxing career ng Meksikano na siya ay bumagsak at natalo sa pamamagitan ng TKO. World-class boxing ang nakita ng lahat. Ang marami nagsabi na malamang ang boto ng Fight of the Year ang laban dito sa Las Vegas. At lahat bumilib sa galing, tibay at lakas loob ni Manny Pacquiao. Diane Castillejo, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Hindi naman tinalampas si Pacquiao ang pagkakataon makahalubilo na napakaraming Pinoy sa Las Vegas na sumuporto ng todo para sa kanyang panalo. At sa kanyang naging laban sa pambato ng Mexico, nagmarka ang pinakamahusay sa kasaysayan ng boxing sa buong mundo. Nagbabalik si Diane Castillejo.
Pagkatapos ng laban, diretso kaagad sa locker room si Manny at ang buong team Pacman. Dito ginawa ang mandatory medical checkup kay Pacquiao. Mabilis na nagbihis si Pacquiao at lumabas naman sa press room kung saan naghintay ang mga foreign media mula sa iba't ibang bansa. Napakalaki ng smile ni Manny at ng kanyang mga manager at coach dahil nga nagawa ng Pinoy ang hindi pa nagawa ni minsan, ang mapatumba ang three-time world champion na si Eric Morales. Hindi sumipot si Morales sa press con dahil dinala ito sa ospital para i-check up ng gusto ng mga doktor. Sa Wynn Hotel naman, naghintay ang mga Pinoy na dumating ang boxing hero. Halos hindi na makalakad si Manny sa dami ng gustong bumati sa kanya. Marami ang hindi nakapasok sa Lure Lounge sa Wynn, ang lugar ng after party para kay Pacquiao. Punong-puno na ito ng mga tagahanga na gusto magpaletrato kasama si Pacman. Sobra ang galak ng mga Pinoy fans sa pambihirang tagumpay na naibigay ni Manny sa bansa. Proud na proud rin si Buboy Fernandez, assistant trainer ni Pacquiao, dahil nagawa ni Manny ang lahat na pinractice nila. Hindi natin akalain yung pinakamagaling na boksingero ng Mexico, matatalo natin. Saka nasurpresa kami sa ginalaw ni Manny. Masaya rin siyempre ang asawa ni Manny na si Jinky sa tapang na ipinakita ng asawa. Siyempre, sobrang happy. I'm proud of him. Ayon naman kay Ermy Rivera, veteranong boxing analyst, ito ang pinakamagaling na forma ni Pacquiao at wala nang ibang boksingerong Pinoy ang mahahambing sa kanya. Thank Manny's achievement of scoring the first stoppage of an indestructible, seemingly, Morales did it all. Wala pa pong nakakagawa yan. Diane Castillo, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Sa General Santos City, hindi lamang pamilya ni Manny Pacquiao ang nagbuni, kundi ang buong lungsod. Live na nagpapatrol si Maha Moralde mula sa Gensan. Maha? Bernadette, nagmisto lang fiesta dito sa bahay ni Manny Pacquiao kanina nang ihayag ang pagkapanalo nito sa makasaysayang pagtutuos nila ni Eric El Terrible Morales. Hindi mapigilan ang pagsigaw sa saya ng mga taon nang muling mapaluhod ni Manny sa 10th round si Eric El Terrible Morales. Nagpanalo si Manny. Tulad ng kanyang ina, inaasahan ng marami na mananalo si Manny. Si Manny sa laban talagang agresibo siya. Sa tingin ko hindi aabot ng 12 rounds yun. Kahit na medyo nahirapan si Manny, nagbunga ang pagsisikap at pagpupursige nito sa training. Pero malaking tulong din ang support at dasal ng taong bayan. So Manny Pacquiao, keep up the good work. Galing po sa iyong mga kababayan sa General Santos City. Congratulations sa iyo. Nasa likod mo kami and we always pray for your success. Isa na namang heroes welcome ang naghihintay kay Manny sa kanyang pag-uwi dito sa General Santos. At inaasahang mas espesyal ang pagsalubong sa kanya dahil sa karangalang muli niyang inuwi para sa bayan. Maha Moralde, Patrol ng Pilipino. Maraming salamat, Maha Moralde. Samantala, agad nag-hello Manny si Pangulong Arroyo kay Pacquiao para personal itong batiin ilang sandali matapos itong magwagi sa Las Vegas. Nagpapatrol si Cecil Lardizabal. Isa ang first couple sa mga unang bumati kay Manny Pacquiao. At kahit wala sa Las Vegas si Pangulong Arroyo, tiniyak niyang maiyahatid agad ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng telepono. Matagal rin mag-usap ang Pangulo at si Pacquiao. So laban mo Manny, paisin mo na umahamo ng Pilipino spirit at ang aming bagong kumpiyansa na manalo at here on so congratulations Manny, talagang pinagpamalag. Hindi lang kay Pacquiao may mensahe ang Pangulo, kundi pati sa milyong-milyong Pilipinong nanonood ng laro. Ayon sa Pangulo, nakikiisa siya sa lahat sa pagdiriwang ng tagumpay na nakamit ng kababayan nating boksingero. Maituturing anyang ang pagkapanalo ni Pacquiao ay simbolo ng matinding fighting spirit ng mga Pinoy, hindi lang sa larangan ng palakasan, kundi pati na rin sa lahat ng pagsubok. Nais ng Pangulo na magsilbi itong inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino na basta isa puso ang gawain, ay mararating din ang tagumpay sa lahat ng bagay. Kung dati puro kontrobersya sa politika ang bumabalot sa Malacanang, ngayon dama na sa paligid ang pagmamalaki at pag-asa dahil sa pagkapanalo ni Pacquiao. Cecil Arizabal, Patrol ng Pilipino. Susunod na mga balita, Manny Pacquiao nanalo dahil sa away kalye na estilo ayon sa mga boxing analysts.
At Pacquiao versus Morales fight, dinumog din sa mga sinehan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Ang laban na to. Portofino, Alabang. An exclusive enclave inspired by the artistry and grace and lifestyle. Enchantingly beautiful. A portrait of elegance. A romantic getaway. Portofino, Alabama. Truly magnifico. Ang sarap kasama tuwing umaga. Mula sa bahay habang naglalapata. Habang nagmamaneho hanggang sa trabaho. Tambalang final at Sanchez. Dalawang klase ng tao at dalawang klase ng kumpanya na makakapagbago ng mundo. May mga tagalikha at may mga tagahatid. At habang ang mundo ay nakikinabang sa kanila, ang dalawa ay bihirang magsama, maliban ngayon. Ang SBC ang pinakamalaking tagapamahagi ng DSL Broadbands America at ang AT&T ay nagsama ng pwersa upang makapagbigay ng pinakakumpleto at pinakaligtas na network sa buong mundo. Lahat ng ito para makinabang ka ng gusto. Ipinakikilala ang bagong AT&T. Hinahatid namin ang iyong bagong mundo. Harry, pasensya ka na. Hindi ko talaga alam na may position si Margaret na uuwi siya. Kung gusto mo, kukontakt na lang ako ng ibang photographer para sa wedding. Log on to ABS-CBN now. It's prime time, anytime. Sa ipinakita mong husay at lakas ng loob, ipinagbubunyi ng bawat Pilipino saan man sa mundo ang iyong bagong tagumpay. Mabuhay ka, Manny Pacquiao! Mula sa iyong kapamilya, TFC! Liksi ng kilos at lakas ng suntok, sinasabi ng ilang sports analyst na tinalo ni Pacquiao si Eric Morales sa estilo niyang away kalye. Nagpapatrol si George Carino. Simula pa lang ng laban, kita na ng ilang eksperto sa itsura ni Pacquiao kung ano ang magiging katapusan. He's fit, nasa kondisyon. Ang ganda ng hiwa ng abs niya, sabi ko, at saka iba yung bangis ng mata. Sabi ko, kung 10 rounds or less ito, makukuha ni Pacquiao ito. Lampas tayo, may problema. Yung condition niya, parang hindi napapagod. Nakikita ko, na-feel ko na na kung makasurvive man si Morales ng 12 rounds, maswerte na siya. Pacquiao around the ropes. Kapagkat di rin binigyan ni Pacquiao ng pagkakataon si Morales na makadiskarte. Hinaharangan niya si Morales. Instead of following Morales, ang ginagawa niya, kinakat. No, kinakat niya yung dadaanan ni Morales and that allowed him to score. Pero mas nakita natin ang gamit ni Manny ng kanang kamay. Ang one of the strengths, isa sa pinakamagandang assets ni Pacquiao ay yung kanyang right jab na tapos left straight. Nakita mo yung ibang suntok ni Morales, ginaganon lang niya, pinipitik-pitik niya. Akala mo tumatama pero sa glove lang tumatama yun. Aminado ang mga eksperto, magaling si Morales. Sinanay sa boxing mula pagkabata. Dilibro ang bawat kilos mula tindig hanggang sa bitaw ng suntok. Para labanan mo si Morales at manalo sa kanya, kailangan yung sabi ko nga, away kalye. Kailangan i-crowd mo siya, sirayin mo yung style niya. That's the only way you can score against you. Pero ang away kalye estilo ni Pacquiao sumakto sa kalaban niya. Kaya hindi nakaporma si Morales nang lamugin ni Manny ang bodega niya. Kasi ang body punch, no, sasabihin natin pag nanonood tayo sa TV, wala yan, body punch, hindi dramatic, ano? Pero ang ginagawa ng body punch kasi yan, tatanggalin yung hangin mo, tatanggalin yung resistensya mo. Kaya sa susunod nilang pag-aharap, inaasahang magiging mas mainit ang sarpukan ni Eric Morales at ni Pacman. George Carino, Patrol ng Pilipino.
Kung may mga umantabay sa laban ni Pacman sa kanilang telebisyon kanina, meron ding mga nagbayad ng 3 hanggang 500 piso, mapanood lamang ng walang singit na patalastas ang laban sa ilang sinehan. Nagpapatrol si Jay Ruiz. Wala pang alas 8 ng umaga, tagsana ang pila ng mga tao sa mga sinehan na may special screening sa laban ng Pacquiao at Morales. Walang commercial interruption, kaya mayaman man o mahirap, politiko man o ordinaryong tao, nagbayad ng 3 hanggang 500 piso para mapanood ng sabayang laban sa oras ng Las Vegas, Nevada. Sa power plant mall sa Rockwell Center, walang tigil ang hiyawan at palakpakan sa tuwing tumatama mga suntok ni Pacquiao. Panituloy mga magkakatunggali sa politika, saglit nag-ceasefire sa balitaktakan para sabay-sabay na sumuporta kay Manny. At nang pamagsakin ni Pacquiao si Morales, opposition pati administrasyon nagkaisa para kay Pacquiao. It's a nice feeling to be united, both sides cheering for Filipino. Sa loob ng sinehan, malakas ang dagundong ng sigaw ng mga Pacquiao fans. Sa labas, malakas naman ang bentahan ng Pacquiao t-shirts at souvenirs. Sa pagkapanalo ni Manny Pacquiao, muling napatunayan na posible palang magkaisa ang mga leader ng bansa. Kaya't pabirong hirit ng ilan, sana'y araw-araw may magiging Pilipinong boksingero para tuluyan ng magkaisa ang sambayanan. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino. Pansamantalang tumigil ang mundo ng maraming Pilipino kanina para tutukan ang laban ni Pacman. Maging mga pulis at sundalo, nag-break muna sa pagtatrabaho. Nagpapatrol si Cheryl Mundo. Sa simba ng Quiapo kaninang umaga, laman na ng mga panalangin ang panalo ni Pacquiao. Bago magtanghali, buhos na ang tao sa Plaza Miranda para sa live coverage ng ABS-CBN. Nang mag-umpisa na ang labang Pacquiao at Morales, hindi inindara mga tao ang init. Kung gaano kalakas ang suntok ni Pacquiao, ganoon din kalakas ang sigaw nila. Lalakasan niya yung mga pagtubo, kaya-kaya niya panalo siya. Pacquiao, go Pacquiao! Tawa niya kay Pacquiao, ganoon niya ang ginawa sa kanya. Sa Barangay 5 sa Tondo, napaga ang pagluluto at ang halian ng mga bahay at mga karinderya para lang makatutok sila ng gusto sa laban. Pati mga bata excited habang nanonood. Walang tigil ang sigawan, lalo na nang ideklarang nanalo na si Pacman. Galing-galing ni Manny! Hindi kaya ni Eric Morales! Ang galing! Number one! Magaling talaga siya! Ayun na, hindi rin nagpahuli ang mga preso. Kahit nasa loob ng rehas, kanda haba ang liid sa panonood sa TV ng mga pulis sa presinto. Pati mga sundalo sa Fort Bonifacio, naka-red alert na nakinood rin sa laban. Pagpapakita ng suporta at pasasalamat kay Pacman sa karangalan na ibinigay niya sa bansa. Sherry Rindo, Patrol ng Pilipino. At maging sa iba't ibang lalawigan, matindi rin ang naging pagtutok sa laban ni Manny Pacquiao. Nagpapatrol si Israel Malasa. Tutok sa giant screen ang mga taga-Cagayan de Oro City sa bakbakang Pacquiao at El Terrible. Ang lolong ito nagdala pa ng rosaryo, manalo lang ang kanyang idolo. Di naman mahulugang karayom ang Cotabato City Plaza sa dami ng tao naghihiyawan kapag nakakapunto si Pacman. Napuno rin ang food court na ito sa Cebu City ng mga nagbubunying boxing fans. Sa Bacolod City Public Plaza naman, hindi na ininda ng mga fans ang matinding sikat ng araw habang iminawagayway ang bandila ng bansa tuwing nakakapuntong si Pacman. Di rin nalugi ang mga kainan ng patsoy at kapehan sa Iloilo City, lalo't di na umalis sa kanilang TV screens ang mga customer na tila mas lalong naging ganado sa pagkain habang nanonood ng salpukan. At kahit pasaksakan ng lamig ngayon sa Baguio City, pinainit ng panalo ng People's Champ ang dinumog na People's Park sa Session Road. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Susunod na mga balita, si Buanong Boxer nagwagi rin sa kanyang laban sa Las Vegas. At kilalanin ang kaisa-isang Pinoy na dating tumalo kay Pacquiao sa pagbabalik ng TV Patrol World. StarTech 1010719 is the only way to go for calling overseas. Di mo na kailangan magpa-register pa. For sales overseas, I use StarTech 1010719. It's only 13.9 cents per minute and it's really cheap. I use StarTech 1010719. Nothing basic in terms of convenience. It's everybody's choice. Try 1010719 now and get 10 free minutes to the Philippines. StarTech 1010719.
ABS-CBN brings the latest news from the Philippines to your cell phones. Text NEWS and send to 23661. News that matters anytime, anywhere. Welcome your new year with a blast! Yes! The best of Philippine cinema is coming to your TV screens in 2006. Galing mo. Baliwala pa yun. Chicken feed. Gusto niyong tago-ampong, ha? Hindi ko pa nasasabi siya. Gano'ng tamad. Watch these great movies and start your year right this January, only here on Cine Fiesta. Call First Housing of America, 1-800-ANG-BAHAY. Bad credit? Good credit? No credit? We'll get you in the home with zero down. We'll show you how to refinance or sell your home for maximum profit. We'll teach you how to upgrade to a better home, remodel, pay off debt, and even start a business. Call First Housing of America, 1-800-ANG-BAHAY. If you're buying, selling, refinancing your home, we'll show you how to maximize your profit. First Housing of America. Okay, to aprobado ng mga Pilipino. Bago patumbahin ni Pacquiao si Morales, isa pang Pinoy ang nagpataba ng puso ng kanyang mga kababayan. Nagwagi rin ang Cebuano laban sa boksingerong si Johnny Nolasco ng Dominican Republic sa kanilang undercard bout. Nagbabatol si Stanley Palisana. Malaking bagay ang pagkakapanalo ng Cebuanong si Jim Rex Haka sa unang set ng undercard bout kanina para palakasin ang loob ng mga Pinoy. Pinatumba ng 22 anyos na si Haka sa unang round pa lang ang pambato ng Dominican Republic na si Johnny Nolasco. 43 seconds of the very first round, your winner by way of knockout, Jim Rex Haka! Malaki ang pasasalamat ni Haka kay Pacquiao na isa sa tinitingala niyang boksingero. Walang mapagsidla ng tuwa ang ina ni Jim Rex nang malamang nanalo ang anak. Nagpasalamat ako sa Panginoon na binigyan ng lakas ang anak ko kahit kami mahirap. Dahil din sa panalong ito, matutupad na rin ang mithiin ng kanyang pamilya sa Sibulan, Negros Oriental. Manghingi ako ng barato sa kanya kasi mahirap yung bahay ko. Dating Oriental and Pacific Boxing Federation Super Bantamweight Champion si Haka na may 24 wins, 1 loss at 1 draw. Stanley Palisada, Patrol ng Pilipino. Kung nakahawa man ang swerte, umaasa ang maraming Pilipino na makasasagap sila kahit paano ng buenas ni Manny Pacquiao sa kanilang pagtaya sa loto, lalo't humigit kumulang na sa 150 million pesos ang jackpot prize nito. Nagpapatrol si Sheila Dionisio. Mahigit 140 million pesos ang jackpot sa 649 na game sa loto ngayong araw. Kaya ito naman ang tinarget ng maraming umaasang magiging susunod na milyonaryo. Papatay ng bahay. Para sa pamilya ko. Lagay natin sa puhunan para hindi na tayo maghirap. Humabol sa tayaan ng loto ang maraming hindi nakataya kanina dahil abala sa panonood ng laban ni Pacquiao at Morales. Ang iba sa kanila nakataya naman noon pa. Pero nang malamang mahigit 140 million nga ang jackpot, muli raw silang tataya dahil anila mas maraming taya, mas malaki ang tsansang manalo. Siramdam ko ma'am, tatama na ako eh. Kasi pang 10 taon siyang nabuhan na akong tumataya eh. Sa kabila kasi ng kaliwat ka ng problemang dinadaing ng marami sa ating mga kababayan, di sila nawawala ng pag-asa na sa isang iglap, baka maging milyonaryo na sila. Si Stepan ang ilan dito, hindi raw masama ang mangarap at magbaka sakali kung si Pacquiao nga raw ay nanalo ng $2 million o mahigit 100 milyong piso. Kapag sila ang nakajackpot, mas mayama pa sila kay Pacman. Sheila Junicio, Patrol ng Pilipino. Pinoy na tumalo noon kay Manny Pacquiao, nagulat din sa kakaibang ipinamalas ng People's Champ. Yan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Ang laban na... Dito sa Assured Home Loans, may solusyon kami sa inyong problema. Ang dami kong gastos ng Pasko, kaya silungan ako ng Assured mag-refinance, nabayaran ang utang ko. Gusto ko mag-refinance pero may problema ang credit ko. Tinawagan ko sila, libreng konsultasyon, wala pang obligasyon. Nakatulong sila sa amin, kaya tiwala kami sa Assured. Tawag na kayo sa Assured, makakatulong kami.
Isang laban para sa iisang pangarap. Isang gabi kung saan isa lang ang matitira. Ang huling pagsubok ng tibay at galing sa kantahan. Sino ang tatanghaling Star in a Million Grand Champion? Search for the Star in a Million, the final showdown. Mismo na ba sila? Si Lolo at Lola? Si Nanay at Tatay? Ang buong barkada, ang mga kasiyahan at tradisyong kinagisnan. Ngayon, para maibsan ang pangungulila, tawag na sa Pinas. Helocom ang lunas, 13.9 cents per minute lang, may libreng domestic minutes pa. For number one customer service, call 1-800-719-1688. Hello, Com. Wishing you a happy holiday. Sa ipinakita mong husay at lakas ng loob, ipinagbubunyi ng bawat Pilipino saan man sa mundo ang iyong bagong tagumpay. Mabuhay ka, Manny Pacquiao! Mula sa iyong kapamilya, TFC! Tatlong talo ni Pacquiao sa kanyang boxing career, isa rito ay sa Pinoy na si Rustico Torrecampo. Kahit hindi siya naging kasimpalad ni Manny, masaya naman siya sa narating na nito. Nagpapatrol si RG Cruz. Isa ang ex-boxer na si Rustico Torrecampo sa mga tumutok sa laban ni Manny Pacquiao. Sa panalo kanina ni Pacquiao kay Morales, kapansin-pansinaan niya ng pagbabago sa estilo ni Manny. Si Torrecampo ang bukod-tanging Pilipino sa tatlong boksingero na tumalo kay Pacquiao. 16 anyos lang si Manny noon. 24 anyos naman si Torrecampo nang ma-technical knockout niya si Manny sa ikatlong round ng isang non-title fight noong Pebrero 1996. Ang laro ni Morales ang sundin niya. Hindi niya mataas ang bandilang Pilipinas. Pero kung laro niya ang sundin niya, may taas ang bandilang Pilipinas at saka mataas na masyado ang 12 rounds kay Morales. Pero kung umani na ng tagumpay si Manny sa local at international boxing arena, maaga naman nagretiro sa boxing si Torrecampo dahil sa pilay sa kamay at problema niya sa kanyang promoter at manager. Ngayon kumikita si Torrecampo sa pagtitinda ng mami. Niwala rin siyang alaala sa panahon niya bilang boksingero dahil inaanod ng baha ang dati niyang bahay. Masaya na rin si Torrecampo para kay Manny dahil sa pagbibigay karangalan nito sa kapwa niya boksingero at sa buong bansa. RG Cruz, Patrol ng Pilipino. At yan po mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami po ang inyong Patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ikaw ay Pinoy, ipakita